Isang mapagpalang umaga at isang mapagpalang araw ang aking mainit na pagbati sa lahat ng sumusubaybay at tumatangkilik sa ating Mondays to Saturdays na daily devotional. Wala po tayo ng Sunday kasi po meron tayong online Sunday service. Alam ko po na naging pagpapala po ito sa napakaraming tao at kayo po ay isa sa mga alam kong pinagpapala nitong ating programa. Ang aking broadcast ay ginagawa po dito sa Hong Kong, China. At ako po'y nagpapasalamat sa Diyos na nabibigyan tayo ng pagkakataon na i-cater ang espiritual na pangangailangan ng ilan sa ating mga giliw na sumusubaybay. At pwede din po itong pagpapala sa inyong mga kaibigan, katrabaho, opisina, mga kaklase, at maging ang inyong mga mahal sa buhay. Huwag kalilimutan po tuwing meron tayong online service, pindutin po yung share button sa inyong pong Facebook o sa inyong pong cellphone. At sa gayon, magsilbi po tayong multiplier. Dumadami po ang mararating ng ating programa at maraming nakakakilala sa Diyos sa pamagitan ng ating pagbabahagi. Maraming salamat po. Bago ko po simulan ang ating napakagandang topic ngayon, inanyayahan ko po ang bawat isa sa inyo na samahan ako sa ating panimulang panalangin. Let us pray. O our God in heaven, it's another day. Sana naman pong araw, ngayon po ay araw ng Martes at araw ng pagpapala uli sa amin dahil alam namin na meron kang mga bagay na mabubuting bagay na inihanda sa inyong mga anak. At narito kami na handa ding tumanggap sa mga biyayang ito. Dalangin po namin ang bukas na kalangitan, ang pagbuhos ng masaganang biyaya sa bawat pamilya ngayon na nire-represent ng lahat ng manunood. Ang kagalingan sa mga sakit, ang miracle power mo ang mag-manifest sa lahat ng uri ng sakit karamdaman ngayon. Ang iyong kapangyarihang mag-provide sa mga pangangailangan. Ang inyo pong dakilang kalakasan sa mga nanghihina. O Diyos, wala kaming ibang malalapitan, lalong-lalo na po sa panahon na napakarami pong mga challenges sa aming panahon. Kayo lang po ang maasahan namin. Tulungan mo kami, O Diyos. Pagpalain mong aming tatanggaping salita mo ngayon, may biyaya sa inyong salita. At gamitin mo ang iyong lingkod na maging daluyan ng pagpapala sa lahat ng sumusubaybay ngayon. Thank you, God. Thank you, God. In Jesus' mighty name, amen. And amen. Ngayon po ay November 17, 2020, and it's Tuesday. Ang ating topic ay a heads of protection. Heads of protection. Ibig sabihin ng heads of protection na tayo po ay napapaligiran, pinapalibutan ng protection ng Diyos. Siya po ang naglalagay ng bakod sa ating buong paligid na ang kaaway ay hindi makapag-penetrate sapagkat ang Diyos mismo ang ating protection. At naglalagay siya ng heads of protection dahil pangako niya po yan na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iwanan, siya ang ating pastol, tayo ang kanyang kawan, at protektado tayo ng kanyang dakilang pagmamahal. Amen. Iugnay po natin ang pag-uusapan nating topic, a heads of protection, hango sa pagpapatuloy ng pag-aaral sa Book of Job. Natapos na tayo kahapon o nung tama kahapon sa kanong Sabado, nasimulan natin sa Job chapter 1. This time,
ay dadako tayo sa Job chapter 2, beginning verse 1, and I will read from the New International Version Bible. Basahin po natin hanggang verse 8. On another day, the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them to present himself before him. And the Lord said to Satan, "Where have you come from?" Satan answered the Lord, "From roaming throughout the earth, going back and forth on it." Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. And he still maintains his integrity, though you incited me against him to ruin him without any reason." "Skin for skin," Satan replied, "a man will give all he has for his own life. But now stretch out your hand and strike his flesh and bones, and he will surely curse you to your face." The Lord said to Satan, "Very well then, he is in your hands, but you must spare his life." So Satan went out from the presence of the Lord and afflicted Job with painful sores from the soles of his feet to the crown of his head. And last verse po natin, then Job took a piece of broken pottery and scraped himself with it as he sat among the ashes. Yan po ang istorya ng Job chapter 2 verses 1 to 8, ang istorya ni Job. Kung mapapansin po ninyo, pareho lang po sa chapter 1 ay nung ang mga angels ay they present themselves before the Lord. Si Satan ay sumisingit po ano. At nagkaroon sila ng conversation, pinagmalaki ng Diyos ang kanyang lingkod na si Job. At alam natin ang naging eksena. Kaya sabi ni Satan, kaya ka lang pinupuri niyan, kaya lang sumasamba sa iyo yan, sapagkat pinagpapala mo ang kanyang ang gawa ng kanyang mga kamay. Subukin mong alisin ang lahat ng blessing, susumpain ka ni Job. At pinayagan ng Panginoon, pinayagan ng Diyos, sige, huwag mo lang siyang gagalawin. At alam na natin yung naging eksena, naubos lahat sa isang iglap, lahat ng kanyang properties, maging ang kanyang 10 anak, 7 lalaki, 3 babae, ay namatay sa unang gawa ng kaaway sa kanyang buhay. At dito, sa chapter 2, pero alam niyo sa chapter 1, pinili pa rin ni Job na magpuri sa ating Panginoon sa kabila ng napakarami niyang mga sunod-sunod na pagsubok, mga sunod-sunod na hamon ng buhay. Ang nakalagay po doon sa huli ng chapter 1, siya ay nagpatira pa at nagpuri siya sa Diyos. At sinabi niyang, "Binigay mo, kinuha mo, purihin ang pangalan mo." Napakasarap pong pakinggan. Napakahirap gawin po nun. Pero naka-breakthrough si Job. Dito po sa eksena ng chapter 2, nakita uli natin na isang araw nag-report uli ang mga angels sa presence ng Panginoon, ng ating Diyos, at si Satan also came with them para i-present niya ang kanyang sarili sa ating Diyos. At sa kanilang conversation, pinagmalaki na uli ng ating Diyos ang kanyang lingkod na si Job, na si Job. At sabi niya, dito na yung pangalawang testing. Kung sasaktan mo siya, ang tao ay kaya niyang ibigay ang lahat kapalit ng kanyang buhay. Kaya pag sinaktan si Job, sabi niya, sigurado kong susumpain ka niya. Pinayagan uli ng Diyos, pero
nilagyan ng limit. You must spare his life. Itira mo ang buhay niya. So alam na natin ang nangyari, nagkaroon ng mga painful sores, mga galis mula sa kanyang talampakan hanggang sa anit ng kanyang ulo, at matindi na yon sapagkat physical na ang siya mismo, si Job na mismo ang nagsasuffer sa mga panahong yon. So in Job chapter 1, when Satan appeared in heaven before God, ano po? The Lord asked him, "From where did you come? Saan ka galing? Saan ka nagpunta?" At ang sagot ng kaaway, Satan, "From going to and fro on the earth and from walking up and down on it," Satan answered. "Ako'y akyat panaog. Ako'y naglilibot sa buong daigdig." At siyempre, hinahanap niya, minamanmanan niya ang mga taong nagpupuri, nakafocus sa Diyos. At yan ang kanyang punteriya. Yan ang kanyang target. Na mabawasan ang mga taong mas pinipiling purihin ang Diyos sa kabila ng kanilang mga pagsubok. Kaya po, hindi madali talaga. Kaya breakthrough na kahit may pinagdadaanan ka, na mas pipiliin mo pa rin sumamba sa Diyos sa kabila ng mga pinagdadaanan, ang kaaway niyan sa maganyang tagpo ay hindi masaya. Hindi siya nalulugod, di siya masaya na nakikita tayo na sa kabila ng ating mga pagdurusa, sa kabila ng ating mga pagdarahop, sa kabila ng ating mga kahirapan, ay nagdidesisyon pa rin tayo na purihin ang Diyos. Breakthrough po yun, sapagkat ang tendency ng tao, ang natural ng tao, kapag meron siyang problema, kapag meron siyang pinagdadaanan, ang una niyang nakakalimutan ay ang sambahin ng Diyos. Bagkos ang malimit na gagawa ng tao ay sisihin ang Diyos sa kanyang kalagayan. Pero sa mga tagpong ito, hindi ginawa ni Job. Kaya pinagmamalaki niya lagi, pinagmamalaki lagi ng Diyos ang kanyang lingkod. And so, Satan's major activities at the present time are here upon the earth where he is constantly roaming around, diba? Tormenting, afflicting, tempting, deceiving, and opposing God's people. Yan po ang kanyang major activity sa present time, sa ating panahon. Ano kanyang major activities sa ating panahon? Ang maglibot sa buong mundo. At constant po ito. Hindi siya nagpapahinga din. No? Very active siya para ano, mag-torment, mag-afflict, mag-tempt, mag-deceive, at i-oppose ang mga anak ng Diyos. Kaya talagang kasama na sa buhay natin na meron talagang atake ang kaaway, kasi gusto niya na i-oppose tayo, na ipagpatuloy ang ating pagsamba sa totoong Diyos, sa nag-iisang Diyos. Dahil alam naman niya na hindi niya kayang ubusin ang mga mananampalataya at ihinto ang mga activities ng mga mananampalataya para sambahin ang Diyos. Pero sa kanya, mabawasan lang ng isa, mabawasan lang ng dalawa o sampu ang mag-aalay ng papuri sa Diyos. Sa kanya, victory na yun eh. Hindi niya kayang ubusin ang sasamba sa Diyos. Pero papahirapan niya, no? To torment, to afflict, to tempt, to deceive, to oppose God's people. Yan ang kanyang major activities sa modernong panahon. So,
he and his evil forces are busy in the nations of the earth, planting seeds of hatred, planting seeds of murder, planting seeds of strife, planting seeds of fear and rebellion. Yan po, siya at ang kanyang mga alipores ay abalang-abala sa buong mundo. Kaya kita ho ninyo, meron pong unrest sa buong mundo. Hindi lang po Pilipinas po ang mga dumaranas ng anumang atake ng kaaway. Ito ay laganap pang buong mundo para siya at ang kanyang evil forces ay magtanim ng buto ng hatred. Ang taas po ng level ng hatred ngayon. Kapwa-tao, nagpapatayan, nagkakasakitan. Diba? Murder. Ang buhay ng tao ngayon parang hindi na ganung kasing halaga. Pag ang tao ngayon ay pumatay, parang naglaro na lang. No? Hatred, murder, strife, yung pagkakagulo. Mga bansa, isang lahi, pero kakagulo. Merong fear. Nagsusow siya, nang magtatanim siya ng seed of fear sa isip ng marami. Ano na, at kinakapitalize niya yung mga nangyayari ngayon. And the spirit of death. Yan po. Ano pa? He is the unseen force behind all the sicknesses. Siya po ang unseen force, isang pwersang hindi nakikita sa likod ng mga sakit, sa likod ng mga istorya sa kamatayan, no? He is the unseen force behind all sickness, all death, sin, pornography, greed, and violence that we see today. Ito mga nakikita ng ating mga mata sa mga sa panahon natin. At ang tao ay hirap na, no? Sa ginagawa ng kaaway. At kung hindi tayo magiging discernful, tayo ay pwede ding maging casualty nitong labanan na ito. Siya ang unseen force behind all sickness. Kaya kailangan ipanalangin natin yung mga sakit na yan. Sirain natin ang mga sakit na yan. Tunawin natin ang mga sakit na yan. Ang spirit of death, sin, pornography, ano pa, greed, kasakiman, violence, kaguluhan na nakikita natin ngayon sa buong mundo. At ito'y isang pangyayari, mga pangyayari na hindi lamang ito isolated sa isang lugar. Parang halos buong mundo ay nakikita mo itong mga bagay na ito na present. Death, sickness, sin, pornography, greed, violence. You can face your circumstances knowing that God's ultimate purpose is to do you good. Amen. Yan naman ang ating consolation sa mga pangyayari ngayon. Na kaya nating harapin ang lahat ng mga sirkumstansya natin dahil alam natin na ang ultimate purpose ng Diyos ay gawan tayo ng mabuti. Amen. Ayan po. Narinig niyo po ang ang ambulance na dumadaan sa aking sa ating studio. So, malamang kung ambulansya 'yan, may sakit, pinag-uusapan natin ang sakit, o may dalang din natin alam, baka 'yan ay isang taong may ginawang masama sa kanyang sarili. Sapagkat laganap po ngayon sa ating panahon, dahil sa hopelessness, ay marami nang inuunahan na nila ang timeline ng Diyos.
Pero sa atin, na kanyang mga anak, ito naman ang ating consolation. We can face our circumstances. Hallelujah! Haharapin natin, kaya nating harapin ang mga sirkumstansya natin. Gaano mang kabigat, gaano mang kagaan, gaano mang kabagsik, gaano mang kaganda ang ating mga sirkumstansya. Kaya nating harapin dahil alam natin sa isip at sa puso natin na ang ultimate purpose ng Diyos is to do you good. Ang ultimate purpose niya ay gawan tayo ng mabuti. Satan recognized that God has placed a protective hedge around us to protect us from Satan's attacks. Alam ng kaaway yan. Recognize ng kaaway yan na tayo ay nilagyan, na ang Diyos ay naglagay ng heads of protection around us to protect us sa lahat ng atake ng kaaway. Sapagkat hindi siya nagpapahinga. Wala siyang day off. Tuloy-tuloy ang kanyang pag-atake. Sapagkat, bakit double time siya? Sapagkat alam niya na ang kanyang panahon ay limitado na lamang. Kaya, by all means, talagang pwepwersahin niyang makasira man lang, makapandamay man lang, makapagsama man lang ng anak ng Diyos na kasama niya mag-suffer sa lake of fire, sa kanyang eternal judgment. Kaya double time po siya. Pero ang Diyos naman, naglagay siya ng heads of protection, binakuran tayo, pinalibutan tayo ng kanyang protection dahil alam niya na ang kaaway ay to and fro. Paroon at parito, wala siyang hintong naghahanap. The devil is like a roaring lion seeking someone to devour. Remember this, mga minamahal, God rejoices and delights in pouring out His promised blessings upon His people. Nagagalak, nagbubunyi ang Diyos. Nagagalak ang Diyos habang ibinubuhos naman niya ang kanyang masaganang biyaya na ipinangako niya sa mga anak ng Diyos, sa atin. He delights and takes great pleasure in the prosperity of His servants. He delights and takes great pleasure in the prosperity of His servants, His children. Kaya nga po, sabi mismo ng Psalm 35:27. Ano pong nakalagay sa Psalm 35:27? And I will read from the NIV. May those who delight in my vindication shout for joy and gladness. May they always say, "The Lord be exalted, who delights in the well-being of His servants." Hallelujah. Amen. Sino pong ating Diyos? Ano ang kanyang katangian? The Lord be exalted, who delights, nalulugod siya sa well-being, sa magandang kalagayan ng kanyang mga lingkod. Purihin ang kanyang dakilang pangalan. Amen? So ano man ang dumating, ang nakalagay po ang mga sitwasyon, pain, sin, sickness, suffering, and death are not from God because He is altogether good. Amen? He is altogether good. Kaya anumang kapansanan, sakit, kasalanan, pagdurusa, kamatayan, hindi ito galing sa Diyos. Dahil sa Diyos, ang Diyos ay He is altogether good. And every good thing bestowed and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shifting shadow.
Basahin nga po natin ito sa James chapter 1 verse 17. Napakaganda po ang pagkakasalaysay ng James 1:17. And I just want to read itong James 1:17. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Blessed be the word of the Lord. Amen. James 1:17. Purihin ang Diyos na siya ang pinagmumulan ng mabuti at dalisay ng mga biyaya galing sa taas to. Amen. Galing sa Diyos mula sa kalangitan. Ang Diyos na sabing hindi kailanman nagbabago katulad ng mga anino. Ang anino po, nagbabago. Pag pumaling ka, iba na po ang korte ng anino natin. Pero ang Diyos, hindi siya nagbabago. Amen? Who does not change like shifting shadows. Yan po. Yan ang ating consolation. Yan ang biyaya natin na sumasamba sa Diyos. Hallelujah. Kaya tayo po ay merong heads of protection. Meron tayong may protection na nilagay ang Diyos sa atin. Yan po ang ating heads of protection. May bakod sa ating paligid. Pinapalibutan tayo ng protection ng Diyos. At ang kamay ng kaaway ay hindi tayo kayang hawakan, hindi tayo kayang kantihin sapagkat naglagay ang Diyos ng heads of protection na alam nating yan ang protection natin sa lahat ng atake ng kaaway at kaya naglagay ang Diyos sa kanyang mga anak ng protection heads or heads of protection sapagkat alam niya na ang kaaway si Satan at ang kanyang evil forces ay they move around to and fro and they are looking for someone to devour. Pero salamat na anticipated ng Diyos natin. Okay? So kayo ay naghahanap ng masisila. Maglalagay ako ng proteksyon. Ang bakod na papalibot sa aking mga lingkod, sa aking mga anak. At ang biyaya ay patuloy niyang binubuhos sa atin. Amen? Praise God! So doon po tayo mabuhay sa mga pangako ng Diyos, mga pangakong hindi napapako, mga pangakong tinutupad niya sapagkat totoo siya sa kanyang mga pangako. Amen. Ito po ang ating declaration ngayong umaga. Sabihin natin, God delights in pouring out His promised blessings upon me. He takes great pleasure in my prosperity. Amen. One more time. God delights in pouring out His promised blessings upon me. He takes great pleasure in my prosperity. Amen and amen. Yan po ang totoong sitwasyon natin. Binubuhos ng Diyos ang kanyang mga pangakong biyaya sa atin sapagkat bilang isang magulang na nalulugod siya, natutuwa siya sa prosperity ng kanyang mga anak. Purihin ang kanyang pangalan. Panghawakan po natin yan. Kahit anong dami po ng mga hamon ng buhay ngayon, kahit ang dami po ang mga challenges ng buhay ngayon, meron tayong heads of protection na mismo ang Diyos ang naglagay. Amen. Lord God, pinanghawakan namin ang pangako mo. Kami ay protektado. Though we walk through the shadow of the valley of shadow of death, Lord, anuman pong mga evil ang naghihintay, hindi sila makakapanaig sapagkat ang iyong pag-iingat sa amin ay
totoo ang iyong pag-iingat sa amin ay maasahan. Kahit anong valley of death pa ang aming lakaran, you are there to protect us. And thank you, Lord. Thank you, Lord. Dahil assured kami ngayon, na-encourage kami ngayon, na kahit ang daming mga challenges na dumarating sa buhay namin, kami po ay safe dahil ang presence mo ang safest place na dapat naming kalagyan. Pagpalain mo po ang lahat ng mga sumubaybay ngayon. Sa pangalan mo, Jesus, Amen. Amen. Araw ng Martes po ngayon, meron tayong Hope Hour mamayang alauna at yung ating Tuesday schedule sa OBI, Online Bible Institute. Ito po si Pastor Rene Alog, pansamantalang nagpapaalam at nagiiwan ng kagalakan, pag-ibig at kapayapaan ng Diyos. God bless us all and Shalom!